Pagawa ko ngayon ng customized seat para kay Beat. So doon yun sa may Daum, Balakat. Yun, doon lang yun. After nung school. Paliwang side. Yeah, siya yung gagawa. Tayo muna natin siya. Cut ko muna yung video. Ay, may akalas na yan. Patungan niya na ng foam. Time-lapse ko na lang siguro to. GSR Motor Parts. So, hanapin nyo si Mike. Ito kabila yung tahihan. Tapos dito yung dito si Mike. So, ano siya dito? Nagani ko. So, siya lang yung gumagawa dito nyan. Alright, so pauwi na tayo. Ito nyo na. Habit nyo upuan. Maganda yung forte niya. Medyo tumaas siya. Pero malambot na. Kaya dati pag inupuan mo, ramdaman na matigas. Maganda, tumaas siya. Medyo naka-stretch na yung paa. Medyo nakabaluktot. Pero siguro pag nalagyan ko ulit ito ng mating, tsaka ng ano, nung slider, tataas ulit yung paa. Hindi na ko kung anong magugustuhan ko. So, nanggal ko kasi yung slider nito eh. Tsaka yung matting. Baka nagkalas ako din naman nakagabit. Pero komportable siya. Ganitong pwesto, medyo mataas. Malambot na yung foam, hindi na siya matigas. Ganda yung gawa niya, pulido. Yan ang medyo mataas. Kaya ko siya ilapat pero hindi masyado. Medyo tiptoe. Ano sa ako lang. 2,000 years later. Alright, what's up mga bro? Bigyan ko ng feedback dito sa pinagawa ko na customized seat. Nakapag-ride na kami ng medyo malayo. Kinabukasan yata nung pinagawa ko to. Pumunta kami ng Bataan. Tama kasi OBR. Nag-breakfast ride kami doon, so balikan lang. Siguro kulang-kulang 200 kilometers. Yung dire-diretso na ride namin, parang 2 hours siguro, may get. Papunta. So hindi kami nag-stopover doon. Tumigil lang kami saglit. Palit lang ako ng battery ng GoPro. Kasi nag-vlog din ako noon eh. Okay naman, hindi naman sumakit yung puwit namin. Hindi kami nangalay.
Maganda siya, malambot na kasi eh. Tumaas siya. Hindi na kagaya dati eh, mga pag 2 hours na ganoon na dire-diretso. Nakakangalay na. Ito hindi na, okay na. So, ngayon, kung papansin nyo, nilagay ko na ulit yung net cover. Ang ginawa ko na lang, nilagyan ko nito para hindi siya nakalutang kasi nakangat yan eh, pag walang ganyan. Kasi hindi may stretch yung net. Pakita ko nyo lahat. Ayan, nilagyan ko nyan. So, naka-fix na. Pinarnilyo ko na rin dito. Parehas. Hindi na siya gagalaw. Tapos itong top box naman, natras ko ng konti. Kaya sabi ni OBR, masikip daw. Kasi yung pagkakagawa niya, itong likod medyo napataas yung foam niya. Yung dinagdag na foam na pasobra. So ang nangyari ngayon, mas masikip siya dito. So yung sa akin din, ganun din. Para medyo umatras ako ng konti na nakalin. So yung una na ginagamit ko to, nung wala pa yung net cover, parang nahirapan ako. Kasi pag umangkas na si OBR, parang sobrang nakalin na ako. Nahirapan ako mag-balance pag mababagal na takbo. So nilagyan ko ng net, medyo umangat ulit siya. Medyo naka-forward na ako. Yun, medyo umokay siya. Hindi na masyadong nakalin. Tapos nung una, parang kapag nagpa-park kami na mainit, ang hirap upuan. Sobrang init na upuan. Nung wala to. Ang nilagay ko to, umokay na ulit. Mainit siya pero mabilis mawala yung init pag kinupuan mo na. Kasi nga ito, net siya eh. Hindi naman to nag-absorb ng heat. Ngayon, iisip ko kung bibili ako ng HRV na bracket. Kasi parang pag yun ang ginamit ko, pwede pa itong umatras eh. Siguro papagawa ko dito ng cushion dito para sandalan ni OBR. Tsaka para mas stable siya. Kasi ito, yan o, parang ang laki ng naging adjustment niya. So, parang kapraso lang yan naka-mount. Ginawa ko naman dito, nilagyan ko siya ng tornilyo sa loob, tagusan. So para hindi na maalis tong bracket. So pag sinandala ni OBR, hindi yan matatanggal kahit anong sandal. Kasi naka-tornilyo na, pakita ko. Ito. Ito yung loob. Ayan, naka-tornilyo na siya sa loob. So, hindi na yan matatanggal kahit sandalan. O ngayon, kung gusto nyo rin magpagawa doon, kung taga dito kayo sa Pampanga, so, okay doon. Tsaka, sakto lang yung presyo niya. Depende pa rin naman sa design na papagawa niya. Kasi yung sabi ni Mike, pag daw komplikado yung design, hindi kayang tapusin ng isang araw kagaya nito. Parang lalo yung may mga meron dito, meron dito. Yun, medyo matagal daw gawin yun. Mga 2 to 3 days bago matapos. Tapos kung wapagawa kayo dun, bibili kayo ng sarili nyo na itong cover mismo. Ito, nabili ko to sa Angeles. Yung nasa loob ha, hindi itong net. Siya. Hindahan siya ng mga pang-upholstery ng mga kotse, ng mga tricycle, sidecar. Ay, mura lang din bili ko dito. 170 isang yarda. So, sobra-sobra na siya. Tapos yung labor naman, dagdag foam, tapos yung pagkakabit, mura lang din kay Mike. Pero depende talaga sa design. Itong sa akin, siguro hindi ito lumagpas ng 1,000 na lahat na ng gastos ko. Yung patayin ng cover mismo, mura lang din, parang 200 pesos. Ayan, pulido naman yung tayo niya, maganda. Tsaka sinusuka talaga dun sa mismong hulma. So, saktong-sakto siya. Maganda yung pagkaka-fit. Yan nga lang, nangyari nga lang dito, medyo napataas to. Ang likod. Medyo nahirapan si OBR.
So far, ngayon okay naman na. Medyo komportable na siya nung inatras ko to. So yun lang mga bro. Alright.